I gave you my heart. So, hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. So, for today's episode, ang gagawin natin is mag-get and ready with me tayo. Kasi, papakita ko sa inyo kung paano ko tanggalin yung makeup sa mukha ko. So, simpleng makeup lang naman yung meron ako. Buti nga simple lang at hindi makapal kasi syempre mahirap siya tanggalin. So, yun na nga. Without further ado, ipapakita ko sa inyo kung paano ko tinatanggal yung makeup ko and then kung ano yung ginagawa kong skincare routine kasi magkakaroon na naman ako ng bagong itatry. And since yung skincare routine ko or yung skincare yung na ginagamit ko is tested ko na matagal na. So, masasabi ko sa inyo na talagang effective siya. So, yun lang. Start na natin kung ano yung mga gagawin ko sa aking face. So, first things first, kailangan kong iipit ang aking hair. Para walang sabog-sabog-sampa. And then, ang gagamitin natin is yung Intuit Waterproof Makeup Remover. Ayan. So, mahal to eh. Nabili ko yata to, 350. Kasi, oil-based siya. So, pati yung mascara mo matatanggal. Kasi, iba kasing micellar or yung makeup remover, hindi matanggal yung mascara. So, nandiyan pa rin siya. So, pag yung mascara katulad nito, yung Hyper Curl Mascara, kasi waterproof yan. So, mahirap siyang tanggalin. So, yung mga oil-based. Or, kung wala naman kayong ganito, mas makakatipid sa inyo is yung Johnson's Baby Oil. Yun. Pwede yun. Pwede nyong gamitin. Any oil. Pwede nyong gamitin. So, ako, ilalagay ko lang siya sa palad ko. Para spread ko siya sa mukha. Next is, dito na papasok yung cotton. Kuha ng cotton sa face. And then, pahit mo sa mukha mo. So, babalik ako para makapag hilamos. Maghihilamos na ako ng face. So, kung ano yung ginagamit ko sa face ko, kung hindi ka naman sensitive, gamitin mo yung papaya. So, sa yun lang din ginagamit ko. Kojic. Or, yung ano ba yan? Yung soap na merong almond. Ay, hindi almond. Ano na tagan? Ano na kalimutan ko? So, yun. Kung hindi naman sensitive yung face nyo, yung gumamit din kayo ng almond. Ay, almond. Hala! Naalala mo na eh. Oatmeal soap. Yun. Yung kasi yung ginagamit ko. Kung hindi yung Kojic, yung oatmeal soap. Kung sensitive naman, mas maganda yung mga Dove or yung mga baby, ano, pang baby na soap. Yung iba naman, ang ginagamit is yung mga cleanser sa face talaga. Yung facial wash na kung ano man yung preferred nila. Pants, whatever, kung anong preferred nila. Pero kasi ako, yun yung ginagamit ko. So, yun. So, maghihilamos lang ako and I'll be back. So, yun. Nakapaghilamos na ako. And after this, eto naman ang ina-apply ko. Yung Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel. So, yan. Meron din ako nagamit yata nito na ano ha, basta ibang brand nagamit ko rin, maganda siya. So, ito kasi, nahiyang ako dito kasi ang problema ko sa face ko, yung dito nagda-dry. Lalo pag nag-iiba ng weather. Yung tag-init, tas biglang lalamig, taglamig, tas biglang init. Makikita mo yung ganito ko, nagbabalat. Dry yung skin ko,
So, ko yung na-recommend sa akin na para sa mga dry skin, para ma-moisturize siya. So, pwede to sa arms, na ma-dry mo yung mga dito. Kasi, diba, nadadry yung siko, yung tuhod, nadadry yan. So, kung meron kang dry skin, ito yung i-apply mo. So, alam ko pwede rin to sa underarm eh. Kung maitim yung underarm mo, pwede rin siya. Ibababad mo lang siya. Yun, marami siyang gamit. Yun, so para sa akin ito, tsaka ang lakas ng mga kinis. Feeling ko ang kinis-kinis ng mukha ko pagkatapos kong i-apply yung soothing gel. So ito yung laman niya. So sabi ko nga sa inyo, paubos na siya. Nakakaawang laman. So yan, gel type siya. Matipid siyang gamitin, or hindi ko alam kung matipid lang talaga ako maglagay. Kaya matagal siyang maubos sa akin. Ayan, gel type siya. So, pag puno siya, hanggang dito yan, hanggang dyan. Eh, since gamit na gamit ko nga. Ayan. So, eto, 250, nabili ko siya sa Landmark. Kasi nga, minsan nawawala, wala dito. So, pag nagkakachance ako na makapunta sa Manila at meron, binibili ko na rin. So, ito, nabili ko to. Ngayon pa lang siya naubos. Mauubos. So, yan. Malamig, nilalagay ko siya sa ref. Para mas masarap ilagay. Kasi parang katagalan, nawawala rin yung lamig eh. So, pag sa ref, di ba? Forever ang lamig. So, lalagay ko siya sa kamay ko. And then, i-apply ko siya sa face. Lagyan ko lang ng konti ngayon. So, lagay tayo sa noo. Tingnan yung matipid kasi meron sa takip. Eh, sayang naman. Sayang naman kasi. Yan na. Finish na. Ganyan na siya. Hanggang sa makatulog ako mamaya, nakababad na yan. Bukas na ang banlawan yan. So, bukas, pag sinipag ako, pag gising ko, maghihilamos ako, or kung hindi ako sipagin, pag nakaligo na ako. So, yun. Ganyan na siya. So, hintayin ko lang siyang matuyo. Tapos, bukas, makita mo yung skin mo. Para ang kintab-kintab niya. So, yun lang. So, pinakita ko sa inyo kung paano yung skincare ko. So, simple lang ako mag-skincare. Hindi ako mahiling maglagay ng toner. Hindi ko rin sinanay yung mukha ko na mag-toner. Kasi, baka mamaya, hindi ko kayang sustinahan. Diba? Hindi ko sinanay ng ganun yung mukha ko. So, gusto ko lang yung simple at saka tamad akong mag-skincare. So, ito na yung pinaka-the best at pinaka-madaling skincare sa akin. Magtanggal ng makeup kung naka-makeup ako, maghilamos, at maglagay lang ng soothing gel. So, yun lang yung 3 steps ko ng pag ng skincare routine ko sa gabi. So, wala nang iba. Kung wala akong makeup, maghihilamos lang ako and then soothing gel na. Yun lang. Sabi ko, kasi nga, mas marami kang nilalagay sa mukha mo, the more na nai-immune yung mukha mo sa sensitivity at lalo kang magkakaroon ng breakouts. Or kung hindi ka hiyang, dun ka pa magkakaroon ng pimples. So, yun lang. So, I hope na may natutunan kayo sa akin for today. And I hope that you like, share, and subscribe on my YouTube channel. So, yun lang po. Thank you so much for watching. Until my next vlog. Bye! Bye. I gave you my heart.